Tama, tayo. Cheetah. Ay, may nagusan pala dito. Ready! Okay. Okay, quiet. Sige, go. Relax. Free your mind and soul. Breathe in. Breathe out. Huwag mo patawanin kasi. May mga kwentong sa daan nabubuo. Mga samahang sa kalsada nagsisimula. Tulad ng kakwentuhan natin ngayon, isang grupo ng motorsiklo na pinagkaisahan nilang pag-usapan. Sa bawat lakbay ng kanilang motor, ay masasayang alaala ang iniiwan na tumatak na dito sa Puerto Princesa. Kilalanin natin ang motorcycle club na Palawan Eagle. Tara! Paano po nagsimula at kailan po nabuo itong Palawan Eagle? Actually, the Palawan Eagle was started, not Palawan Eagle pa, the Beautiful Sunday started 1976. I have a little group about composed of 18 members. So yung 18, after 1 year, na-develop, na-improve yun, naging 30 members na. Now, another year, nadagdagan pa ulit, nakumabot na ng mga 40 plus. So, nag-request ako sa membro, kung pwede, we make our own name na, hindi na yung Beautiful Sunday. Kasi malaki na kami, grupo na. So we have to elect na our president, yung mga officers and members. So I started ito May 4, 1979. So from 79, the Palawan Eagle, as a small club, kasi ito, ang Palawan Eagle is starting by self-supporting. Walang financing ito, individual expenses kami. So we survive ang ano namin, nagsishare kami ng mga, every town festa ng mga barangay, pumupunta kami roon, nagsishare kami ng show. Nagbibigay kami ng flat track race, yung mga jumping, lagi kami ng drum, palipad ng motor, pa-exhibition, ganun, to entertain the barangay. So naikot na namin itong buong siyudad sa every festa, doon kami sa Inagawan, kung saan-saan dito mga festa na bigay na namin yon. We plan na nung 84, kasi 79 eh, nung 84, nagplano na kami na mag-cross country. Yun na, we make a decision about mga 33 members. We go outside na, ng Palawan na kami. Ako na is Rojas, then from Rojas, we go Taytay, from Taytay to El Nido. Then, yan, yung travel time namin, because of the road condition nung araw, that is loose gravel at saka corrugated, ang Rojas Puerto is only 34 kilometers now. But during our time, ang kinukuha namin yun ng 4 hours ang Rojas because of the road condition. Sa ngayon, 1.5 hour lang ang Rojas. Diba? So, a big difference. Kasi ang Palawan Eagle, it is a practice. Since the very beginning, bago kami umalis ng bayan, galing kami sa simbahan, naging kami ng blessing. Hanggang ngayon, tradisyon yan. Hindi kami mag-out of town kung wala kami blessing sa simbahan. Yan ang Palawan Eagle. Pero matitindi kami magpatakbo. Ha? Ang problema nga, ang criteria sa amin tatlo. Ang sinusunod ng member is, number one, discipline. Second is safety. And third is brotherhood. Yan ang sinusunod palagi ng Palawan Eagle. Alos, lahat ng karsada rito, wala nang maitago sa amin sa Palawan eh. We conquered Palawan na sa hanggang sa Taytay, sa anong tawag ito? Sa Bantulan, Santa Cruz, dito naman sa South. Doon kami sa Latod, Sikod, Panalingaan, hanggang Buliluyan. Basta may karsada. Pinasok North, na ng Palawan Eagle. South. Sir Knights, ano po ang meron sa Palawan Eagle na kahit noon hanggang ngayon, namumukod tangi kahit marami na ang motorcycle club dito sa Palawan? Because ganito yan eh.
the history talaga ng Palawan Eagle, yung ang sinasabi ko na meron kaming tatlong sinusunod. Discipline, safety, brotherhood. In the history of the Palawan Eagle for 42 years, ni isa sa mga membro ko, mga kasama, hindi man lang nag-away o nagsuntukan, yan ang disiplina namin sa Palawan Eagle. At kami naman, kaya masaya kami, because every time we go out, palaging share together kami. Hindi kami nag-ayasa ng mga chip-in-chip-in. Like for example, punta kami ng Rojas, o magkano ang share natin sa ating breakfast, sa dinner. Divide-divide sa membro, yun ang sharing. Kasi ang nangingibabaw doon, yung brotherhood. Aside sa safety, sa discipline, safety and brotherhood. Kaya yung Palawan Eagle, kahit saan pumunta yan, talagang very close. Nagkaroon ng magandang bonding kasi yan nung i-start ko yung ating disiplina number one. Sabi ko, pag walang disiplina, walang safety. Kahit anong safety sabihin nyo, pag walang disiplina, palagi kayo nagkakagulo. Sir Nides, paano po kayo pupili ng members? Members, okay. We are very strict in recruiting. Hindi kami nag-recruit, you apply. So that you will show your interest and willingness talaga ikaw gusto maging Palawan Eagle. Pakita mo. Kasi pag ni-recruit, pinilit lang ako nun. Sinabihan lang ako nun. You apply, sabi mo. Then, secondly, you have to comply all the dues, yung babayaran mo, mga duties. Kaya ni bago tayong uniform eh. Ito, papalitan namin ngayong taon na ito. Kasi ang uniform namin, by administration. Bawat administration, iba ang design. But, hindi namin minawala ang aming logo. Black and yellow kami. Oriol. Yan ang tatak talaga ng Palawan Eagle. Black and yellow. Yan ang official color namin. Yung membership, pag kumasok ka, 1-5. Straight na yun. Wala nang ano. Tapos yung uniform, 600. Yung ID, 150. Tapos mayroon tayong ito, official. This is 3 piso. Tatlo, 100. Ito yung official logo sa sticker sa mga motor. Itong isa, ibilog yan. Kasi yung logo na yan, ng Palawan Eagle na yan, yan pa rin ang original. Hindi ko pinabago. Marami silang ginawang mga design, iba-ibang klaseng agila. Ano. No, we stick to the original lang. Ano. Yan pa rin ang original yan. Yan lumabas, 79 yung kwada yan. Yung combination na yan, at saka ano, yung logo. Sir Nides, para sa inyo po, ano yung pinaka-legacy nung Palawan Eagle? Well, for 42 years, nagsasama-sama kami. Siyempre, as a founder, I have to, ano, may group na ano. Kaya nga, nung I am the first president, after 6 years, nag-resign ako pagka-presidente. Kasi, after 6 years, kailangan ibigay ko na sa mga susunod na ano, para lahat sila magkaroon ng disiplina. Called responsibility, ikaw susunod. Ako straight 6 years. Nung ma-organize na, always set up na, saka ako nagbitaw. Binigay ko na sa kanila. Yun na. So ngayon, ilan na yung naging presidente ng Palawan Eagle? Ang dami na. Alos every 3 years, palit. Every 3 years. So mayroon ito, lahat sila nagkaroon ng responsibilidad at alam nila kung anong gagawin nila. In dyan, sa ruling namin, 3 years kang membro before you be qualified as a president. Because kukuha ka muna ng experience in 3 years bago ka magiging leader. Hindi pwedeng kakapasok mo lang ni sir, leader ka 3 years. At sasama ka kung saan sana mga trail, paano ka namin, ma-evaluate namin yung iyong capacity kung paano ka magdala. Yung safety, ano mo. Dung bibigyan na kita ng go signal, pwede ka na. 3 years ang ano namin ngayon. Mga new members, tuloy sila lahat. Kasi inaavoid nga namin ng disgrasya. Kaya safety and conscious kami. Gusto namin lahat sumusunod sa ruling. Para walang gulo. Look, 42 years na, wala nag-aaway, wala nag-asuntukan, wala maskaan. Puro tawanan lang, kantsawan, lalakas pang mangantsaw. Pampikunan nga. Eh, ang pikunan niya, gantihan lang. Napikun ako ngayon, sunod na, ako napipikun sa'yo. Ganun na ganun, natakbo niya. Kaya very banding ang brotherhood doon. Sir Nides, kumusta na po ang Palawan Eagle ngayon? As of now, ang naka-registered sa amin sa SEC, more than 40, about mga 45 to 50 registered sa SEC.
Kasi yung uniform namin, may SEC number sa likod, mga lahat, para identified. Pero ang SEC namin naman, non-profit ito. Kasi club lang ito eh. Basta kami naka-register. So, siguro by next year o ngayon, gusto ko i-renew na yung panibagong ko ng SEC. Kasi nag-request kami ng, gusto namin i-revive yung restruct ng city. Kami kasi ang gumawa niyan, Palawan Eagle. The history, but kami ang gumawa. Ang unang restruct ng Palawan Eagle is NCCC. Nung binenta ni Marcelo yung NCCC, kinausap ko si Mayor Oliveros, siyang mayor doon. Binigay sa amin yun. Beside the justice court, sabi niya, doon kayo lumipat ang Palawan Eagle. Kaya kami ang nag-construct niyan, ang restruct. The first restruct sa Palawan, kami ang gumawa. Sir Nights, thank you very much po. Okay. Welcome. Thank you. Wala raw mahirap na daan para sa mga motorcycle riders. Mas malayo, mas mahaba ang kwento. Mas maraming kasama, iba ang saya. Isa ang Palawan Eagle sa patunay na kahit na anong hirap ng buhay ay kaya mong tawarin ang dako paroon. Dahil importante ang pagkakaibigan na nabuo ng sama-sama. Ako si Nico Mendoza, taga Puerto Princesa.